Good day, everyone. This is Dr. Nika Talama, and I'm going to continue with the lecture on antepartum complications of pregnancy. So we're going to discuss different topics for today. We'll start with gestational diabetes. So when we see the word gestational, this pertains to pregnancy. So this is a condition of having diabetes mellitus with those women who are pregnant. So this is defined as abnormal carbohydrate, fat, protein, metabolism that is first diagnosed during pregnancy. So I would like to emphasize that. That's why it's called gestational diabetes, because it was only first diagnosed when the woman was pregnant or is pregnant. So we have what we call pre-gestational or overt diabetes mellitus. When we say pre, it means before the mother was pregnant. So this is pre-gestational, or we call that overt diabetes mellitus. This is assessed with fasting blood sugar, which is greater than or equal to 126 milligrams per deciliter. When we say fasting, meaning hindi ka kakain, iinom ng tubig or any other fluid for that matter for 8 hours, saka nila kukunin ang blood sugar mo. And even if, for example, 8 hours kang walang kinain, mataas pa din, greater than 126 or equal to that, then you will be diagnosed of having pre-gestational diabetes. Also, random blood sugar with the classic signs. Ano ba yung mga classic signs natin? Ito yung polyuria, ihi ng ihi. Diba? Pag nakita nyo yung word na poly, it means excessive. So, pag sinabing polyuria, excessive ang pag-ihi. Ano pa? Polyphagia, one word lang ito class ha. Polyphagia, ibig sabihin excessive yung pagkain. And polydipsia, D-Y-P-S-I-A, ito yung excessive naman ang pagkauhaw. So with these classic signs, and the random blood sugar is greater than 200 milligrams per deciliter, we can also diagnose the mother as having pre-gestational diabetes. Anong ibig sabihin naman ng random blood sugar? When you say random blood sugar, you take the blood sugar at any time of the day, whether kakakain ng mother, hindi pa siya kumakain, or habang kumakain. Kaya nga siya tinawag na random. But when we say fasting blood sugar, hindi siya kumain for 8 hours bago makukuhanan ng blood sugar. And then we have hemoglobin A1C. So HbA1c. Ito naman class, tine-check natin sa blood kung paano ang pag-control ng sugar sa katawan ng patient natin for 3 months. So ito, good for 3 months ang tinetest niya. For example, kung tinest siya today, ibig sabihin yung sugar control niya for the past 3 months, yun ang chine-check natin. So if it is greater than or equal to 6.5%, then we can diagnose the mother as having diabetes, pre-gestational. Ang GDM class or gestational diabetes mellitus, we use the 75 gram OGTT test. Ano ang OGTT? It stands for oral glucose tolerance test. Okay, titignan natin kung ano ang tolerance ng mother on the glucose test. So, ang gagawin natin dito class, meron ipapainom kay mother na parang orange juice na matamis. So first, una-una, ipapa-fasting muna natin si mother ng 8 hours, hindi kakain, hindi iinom for 8 hours. And then the first thing that we're going to check is the fasting blood sugar. If it is greater than or equal to 92 milligrams per deciliter, then we are going to, parang may 1 point yan para ma-diagnose natin siya as having GDM. After nun, pag na-test mo na, papainumin na natin siya ngayon ng juice. So pag napainom na sa kanya, after 1 hour nung uminom siya, i-check natin ngayon. Ang tawag natin dyan is the 1 hour postprandial. Post means after. Prandial, after kumain. 1 hour after niya uminom nung juice, if it is greater than or equal to 180 milligrams per deciliter, then ibig sabihin si mother is also considered to be diabetic. Next is 2 hours postprandial. 2 hours after niya inumin yung juice, and if it is greater than or equal to 140, hindi ito percent class, 140 milligrams per deciliter, then that would mean na makakonsider na natin as the mother having gestational diabetes mellitus.
Okay? Yan ang test na ginagawa natin to diagnose them. Now, ano yung pathophysiology natin? So, we have what we call the diabetogenic effect of pregnancy. Diabetogenic effect of pregnancy. Ibig sabihin, meron talagang tendency na kapag nabuntis ka, pwedeng magkaroon ng diabetic effect sa'yo. Why? Okay? Because we have what we call insulin antagonism. Ano ba ang insulin, di ba? Ang insulin is a hormone that is produced by our body, specifically yung organ natin, yung pancreas. This insulin will then process the uptake of glucose into our cells. Ngayon, class, pag buntis ka, there is a natural or physiologic effect na nagkakaroon tayo ng antagonism of the insulin. Halimbawa, ito yung cell ni mother. So, dapat yung glucose papasok sana sa cell ni mother. Ngayon, since meron tayong kailangan ni glucose ng insulin para makapasok sa cell ni mother. Ngayon, may mga hormones during pregnancy that decreases or ina-antagonize nila yung effect ng insulin. Therefore, si glucose hindi siya makakapasok sa cell ni mother. Anong purpose natin dyan, class? Bakit natin ayaw pumasok yung glucose kay mother? Kasi gusto natin, class, si glucose mapunta siya sa cell ni baby. Yun ang reason natin. And what are these placental hormones that causes insulin antagonism? We have number one, human placental lactogen or yung tinatawag nating HPL. O, huwag niyong kalimutan yan, class, kasi parating tinatanong yan sa mga exam. So, HPL is a placental hormone that causes antagonism of the insulin. Remember, anong purpose natin? Para yung glucose mapunta siya kay baby at hindi kay mother. I mean, hindi lahat ng glucose kay mother lang mapupunta. Yung iba, mapupunta naman kay baby. Next, we also have progesterone. This is also a placental hormone that causes insulin antagonism. We also have cortisol and prolactin. Now, this hormone class, they peak at 26 weeks age of gestation. So, nagpipik sila sa 26 weeks age of gestation. Therefore, if insulin is being antagonized, nagkakaroon tayo ng increased blood glucose level. Tumataas ngayon ang glucose ni mother. So, pag sa blood niya tumataas, nagiging mas available ito para kay baby. Now, class, take note, hindi naman lahat ng mother magkakaroon ng gestational diabetes mellitus. Pero, magkakaroon tayo ng prone or possibility or risk factors because of the presence of these placental hormones. Now, what are the maternal complications? Bakit ayaw natin na mag-worsen ang DM sa mother? Why? Because there are maternal complications na nakakatakot. Kasi number one, diabetic retinopathy. Yung retina sa eyes ng mother, pwede rin magkaroon ng mag-lead ito sa blindness. Next, diabetic nephropathy. Pag nakita niyo yung suffix na pathy, it means abnormality, di ba? Pathologic. Pag sinabing nephropathy, nephro means kidneys, ibig sabihin pwedeng magkaroon tayo ng renal failure. Ano pa? Neuropathy, neuro, yung nerves natin. Kaya nagkakaroon ng tingling sensation, parang yung pakiramdam ng nanay eh, nangangalay, tapos parang, ano ba yung term natin sa Tagalog? Tingling sensation, parang may maliliit na needles na tumutusok-tusok. Okay, ano pa? Diabetic ketoacidosis or DKA. So, itong diabetic ketoacidosis, class, this is a type of metabolic disorder wherein pwedeng mag-cause din ito ng pagkamatay ng mother. Next, pag may DM ka, pwede ka rin mag-pre-eclampsia. Ah, pwede rin siyang ma-high blood doc, mag-hypertension because of DM. Yes, pag may DM ka, mas prone ka sa infection at wound complications. Mahirap gumaling ang sugat ng nanay na may gestational diabetes mellitus. Sa fetus, ano naman ang effect niya? Number one, class, is what we call fetal macrosomia. Pag nakita niyo yung word na macro, ibig sabihin large. Kaya ang laki-laki ng baby, greater than 4,000 grams or greater than 4 kilos. Tingnan nyo naman tong baby na to, class, ang taba-taba niya. Pwede kaya ito yung normal delivery, ang laki ng ulo niya. Okay, usually CS na tayo dyan kasi malaki sila, di ba? So ano pa, pwede magkaroon ng spontaneous abortion. Pwede mag-abort si nanay. O kaya preterm delivery, malformations. Nung lumabas si baby, may mga deformities siya. O kaya naman, pwedeng mamatay si baby sa loob ng child stillbirth. Another is hydramnios. Hydramnios, ito yung nagkakaroon ng fluid accumulation sa katawan ng bata.
We also have respiratory distress syndrome. Pagkalabas ng baby, hirap siya huminga. Hypoglycemia. Pagkalabas niya, since nasanay ang katawan niya sa mataas na sugar sa loob ng katawan ni mother, at pagkalabas, halimbawa hindi agad na breastfeed, prone sila na magkaroon ng hypoglycemia. Kaya pagkapanganak, tinetest na natin agad ang blood sugar ni baby, especially if macrosomic or diabetic si mother. Or macrosomic si baby at diabetic si mother. Hypocalcemia. Hypo means decrease. Mababa ang calcium. Pwedeng mangyari yan kay baby. Ano pa? Hyper. Increase naman. Bilirubinemia. Imia means blood. Bilirubin. Okay? Hyper bilirubinemia. So, anong manifestation nito? Pwedeng magkaroon ng jaundice si baby. Yellow ang kulay niya paglabas. Okay? So, next, we also have hypertrophic cardiomyopathy. Cardio means heart. Myo, muscle. So, patho means problem. So, or abnormality. So, mataas, lumalaki ang heart muscle ni baby. And lastly, we have long-term cognitive impairment. Pwede magkaroon ng mental delay o kaya abnormality sa development ng brain development ng baby. So, ang daming complications. That's why this gestational diabetes mellitus has to be controlled. Okay, so anong treatment natin? Number one class, hindi ka agad-agad gamot. If there are lifestyle modifications that can be done, especially, titingnan natin gano'n ba kataas ang blood sugar ni mother. Kung ang blood sugar niya is not too high at pwede pa namang daanin sa exercise, then we do lifestyle modifications. We have what we call isometric exercises and medical nutrition therapy. In short, diet and exercise. Okay, now, of course, we have to ensure that the fetus is okay. So, we have to do this fetal well-being studies. So, we have your baseline biometry with Doppler. And then, ano ang CAS, congenital anomaly scan, starting at 32 to 34 weeks age of gestation. So, ibig sabihin, titignan natin class kung okay naman si baby. No, parang makikita natin ito pag gagawin natin ang ultrasound. So, ultrasound, makikita natin ang baseline biometry with the Doppler and congenital anomaly scan. Non-stress test is done daily or twice weekly. Biometry every 1 to 2 weeks or 10 to 14 days rather. And then biophysical profile that is done twice weekly and fetal movement counting. Tingnan nyo class, sa dami ng complications, you really have to monitor the mother more frequently. Next, capillary blood glucose monitoring, to CBG. Capillary blood glucose monitoring or CBG 4 times. Either fasting or after meals, yung hindi ka pa kumain or after mo kumain. And then monitor for end organ damage. Naalala nyo yung diniscuss natin, retinopathy, nephropathy, and neuropathy. So these are all signs of our end organ damage. So pharmacologic naman, halimbawa, pinadiet mo and exercise si mother, pero it's still not controlling the glucose, then the drug of choice is insulin. Bakit insulin? Pag tinanong tayo, because insulin does not cross the placenta. Okay, di ba ang insulin, binibigay natin ito subcutaneous? So, ito naman class, ang insulin, it does not cross the placenta. While metformin, kung alam niyo ang metformin, this is a tablet, it crosses the placenta, kaya hindi siya magandang option to treat a pregnant mother. So, in the first trimester, ito yung bibigyan natin, 0.7 to 0.8 units per kilogram. In the second trimester, 0.8 to 1. And in the third trimester, 1 to 2 units per kilogram. Okay, and of course, this will depend on the glucose or on the testing conducted sa mother. Kung mataas ang sugar niya, pwedeng mas itaas pa yung units ng insulin na ito. And that ends our topic for gestational diabetes. With hemolysis. Remember yung pinag-usapan natin when you see the suffix lysis or lysis?